Hey guys, Max here and welcome back again to my channel. So I am back again for another video sa araw na to guys, para sa inyo. But anyway guys, kasi medyo natatagalan talaga yung pag-upload ko ng video. So I hope you understand. And sabi ko naman, pag may free time ako mag-upload, mag-upload ako. And ngayon, free time ko and wala akong masyadong ginagawa. So I decided to make vlogs. And sabi ko, ay sakto, kasi may share pala ako na sobrang cute niya guys talaga. As in sobrang cute niya for me. So, ayun guys, I am talking about for my latest purchase. Actually, medyo matagal na siya. Almost 2 months ago ko na siya nabili. And sabi ko, i-vlog ko to pag nagawa na siya. 2 months ago ko siya na-vlog kasi hindi maganda yung condition niya ng nabili ko. But now guys, I am ready to show you yung ganda niya talaga. So, this... my latest additional sa bag collection ko guys. Yes, sa mga bago pa lang sa channel ko, nagkoconnect ako ng bag guys, pero hindi ako bumibili ng sobrang mahal. Even luxury siya, hindi ako bumibili kasi nagsusource talaga ako ng mga magaganda and murang luxury piece. Hindi lahat ng bag is luxury, more on mid brands or minsan depende sa trip ko. So this bag is sobra-sobra akong napawaw nang nagawa siya because this bag been restored guys 2 months ago kasi pinadala ko siya sa restorer and here in the Philippines is may mga nagre-restore din ng bag. So ayun guys, huwag na natin patagalin. Gusto ko na siya ipakita sa inyo. So guys, I am talking about my Louis Vuitton Givenchy. Ay, bahala kayo. Hindi ko talaga alam kung paano pag-pronounce niya. Uy! And for me, pag-pronounce sa akin, it's Louis Vuitton Givenchy and PM size, guys. Look how cute it is, guys. Sobrang sabi ko, wow! Sabi ko, as in talaga kung papakita ko sa inyo, guys, kasi it's been restored on itong mga trimming niya, itong... nakikita nyo parang dark brown or yellowish. Pina-change ko yan guys as in pina-change ko siya. Kasi kung makikita nyo dito guys, sobrang dugyot niya. Sobrang parang may dumaan. Sobrang sira niya nung dumating sa akin. Pero nabili ko siya ng sobrang mura. So my friend, sinabi niya sa akin na paayos mo yan, paayos mo kasi magagamit mo yan pag pinaayos mo and also mabibenta mo din in the future pag gusto mo na ibenta. And then ni-refer nila ako sa restoration, sa nagre-restore. And buti na lang, so mura din yung pagpa-restore kasi compare sa competition ng pagre-restore, sobrang mahal din talaga guys. So kaya nga sinabing luxury, di ba? Kasi mahal talaga kahit magpagawa. Parang bumili ka na din ng brand yun ng mga contemporary or mga made brands talaga. But anyway, I am so happy guys kasi ang ganda niya na ngayon. Sobrang ganda niya na. So, sobrang ganda niya na guys. Actually, yung maganda sa kanya guys, kasi yung canvas niya guys, sobrang vibrant pa. And imagine mo guys, actually, malalaman mo pala sa Louis Vuitton na kung kailan siya na manufactured na year is sa date code niya. Ito kasi guys, sa year 1992 guys, which is mas matanda pa sa akin ng 3 years. Imagine mo, itong bag na to is mag 31 years old na. And ako mag 28 this year. So, grabe kung gaano katibay yung mga vintage talaga. The quality itself, the craftsmanship is grabe talaga tibay. And siguro, nowadays kasi more people, more collectors ng bag ng mga luxury is more focusing sa vintage guys. Kasi talaga naman yung quality. And recently yung mga new release ng mga luxury brand is medyo nagkakaroon ng conflict sa quality. Quality ng bags minsan medyo madali masira. So ngayon, nagiging in demand talaga yung vintage piece. So I am so happy na kahit ganun nakuha ko siya na sobrang pangit, pero tignan mo naman ngayon siya kung gano'n siya kaganda guys. Kung gano'n siya kaganda ngayon. And ayun guys, so sobrang pretty na niya. And it's a crossbody bag. Hindi ako mahilig sa crossbody guys. Pero ito guys, nagustuhan ko kasi yung size niya, hindi siya malaki, hindi siya maliit. It's a PM size, which is sakto lang yung malalagay niya, kasya niya yung wallet, cellphones, and other essentials. Which is, ganun naman talaga yung lagi yung ginagamit ko talaga everyday. So, ayun guys, hindi naman siya ganun super perfect 10 sa pagka-restore. Kasi syempre, iba pa din yung ginawa na siya ng Louis Vuitton. So, syempre, hindi naman
may babalik yung sobrang 100% kung paano yung stitching or paano yung quality ng leather. Ang mahalaga guys is nabalik yung ganda na, and I am satisfied and it's worth it na kung magkano ko siya pinagawa. So guys, ang pinagawa ko dito guys, itong trimming, itong lock na to, and also the strap. Yung shoulder pad niya is original yung shoulder pad niyan guys. So nakalagay pa dyan yung Louis Vuitton. Andyan yung Louis Vuitton. Although medyo nirecolor nila yung strap kasi medyo parang may tinimbacheta, but para makahabo lang siya guys sa kulay ng nireplace nilang leather. And also guys, ang maganda nga daw dito sabi sa akin ng restorer is sabi nila is, sir, ang bag mong pinagawa mukhang naging brand niya at binili siya sa butik kasi guys sobrang vibrant ng canvas niya guys, kung napapansin niyo. Sobrang ganda ng vibrant niya. Ay, ng canvas niya. Sobrang vibrant pa. Kasi usually guys, ang nagiging problema sa ganitong monogram ng Louis Vuitton, this is not a leather. It's a coated canvas guys. So, parang nakalaminate lang ata itong LV tops, yung mga flowers. Kasi sa tagal ng panahon guys, nagfe-fade yan. Nagfe-fade siya. And also, ang pinaka-ano is nagka-cracks. Nagka-cracks yung ano. Pag ito nag-cracks guys, wala nang magagawa. So sabi ng restorer sa akin is, ang ganda ng bag niya sir, kahit wala na yung mga, parang naano siya, nadugyot siya, pero yung canvas niya is sobrang ganda pa. Kaya sabi nga, before nila ni-restore, sinend sa akin, sabi nga, sir, nagmukhang bago talaga yung bag mo, as in parang binili sa store. Kasi yan guys, so sobrang vibrant talaga, as in sobra. And what I like about this kasi may back pocket siya, kasi in case minsan sa nilalagyan ko siya ng face mask, kasi ito yung unang beses ko na sinuot siya guys. Itong unang beses ko siyang sinuot and I love this bag so much. And ito pinanda, ito yung mga rivets niya, itong hardware is niretain talaga nila kasi sabi ko i-retain yung lahat ng mga original niya na hardware. And also, and maganda dito guys, hindi hassle free, hindi hassle pala, hindi hassle yung ano paglock niya, so it's hassle free guys. So ganyan lang, konting ganyan, tapos pasok na, nakalock na siya, which is very very beautiful talaga. And actually guys, sa pre-love market guys, sobrang rare na ito para sa akin na, kasi hindi ako masyad nakakita ng ganitong GV share na PM size, more on GM or MM size, so much bigger na parang messenger na. So nakita ko sa pre-love market na ito, sobrang mahal talaga guys, parang umaabot din ng 30,000, 20,000, so which is sobrang mahal at hindi ka afford yung ganun guys. So I am so lucky and happy na nakuha ko siya ng mura and napagawa ko siya ng mura. So napapatingin ako sa labas kasi may dumadaan. And kung makikita niyo kung meron pa dito siya guys, so di ba may back pocket siya, and also meron din siya dito, this one, meron din siya dito. Ayan, may pocket pa siya dito. So, bali, 3 compartments na siya. Back pocket, and also this one, and yung pinaka-main major compartment niya, which is yung gamit ko nandiyan. And nandun yung Louis Vuitton, ang mapapansin niya, nilagyan mo siya ng gamit. Yung Louis Vuitton dito, and also the date code is inside the pocket sa loob. And ang dami niya malalaman kahit papano guys, kasi nandiyan lahat ng gamit ko, wallet, perfume, foundation, some essential charger, ganun. And grabe, sobrang na-happy ako and worth it talaga yung pagkabili ko kasi hindi ako mahilig sa guys sa crossbody bag, pero nung nakita ko siya, nasuot ko siya ngayon, sabi ko, wow, this is the perfect crossbody bag sa akin. And but overall guys, ang masasabi ko, ang ganda niya talaga, sobrang ganda niya. And this is my first Louis Vuitton crossbody bag. Kasi actually dati guys, nagkaroon ako ng Louis Vuitton clutch, which is binenta ko na din. But this bag is sobrang ganda niya and I like this bag so much kasi it's easy to carry, it's hands-free, and also very stylish niya. So simple lang siya pero ang mahalaga, it's Louis Vuitton guys. And yan, sobrang ganda niya talaga. And yeah, sabi ko nung una dati bago ko to ano, ibebenta ko siya, but now nagamit ko siya, medyo nahihirapan ako i-let go kasi
ang mahal din na din ng Louis Vuitton, guys, kasi every year nagpa-price increase din sila, even vintage talaga nagmamahal din, lalo na sa Japan, guys, kasi more ng mga Louis Vuitton na vintage is nandun talaga sa Japan, sa karamihan talaga matatagpuan talaga, and also some luxury brand madami sa Japan, pero hindi ko naman kaya mag-Japan-Japan, guys. But anyway, guys, ayan siya, share ko lang sa inyo kasi sobrang cute niya, sobrang functional siya, sobrang easy to carry, hands-free, stylish, lahat na. Kasi sobrang cute niya, and hindi ako mahilig sa Louis Vuitton bag, but this bag kind of remind me of, kahit simple siya, but you know, you can style all what you want naman. But anyway, guys, that's it, guys. So ayan, guys, channel ko lang sa inyo kasi natuwa lang ako sa kanya and sobrang cute niya. So ako naman kasi hindi naman ako richy-richy, guys. So pinagtatrabahuan ko and naggumagawa ako ng way para mabili yung mga ganito. Hindi ko naman ito nabibili ng agad-agad kasi syempre hindi naman ako mayaman. So I find ways naman na maghanap, and lagi ako naghahanap ng mga bags na sobrang mura and worth the price. So, and this is one of my nice purchase, guys, kasi sabi ko nga sa sarili ko, pasensya, medyo may mga dumadaan na iya ko sa sarili ko na nang bata pa lang talaga ako, mahilig na ako sa mga fashion, and hindi ko in-expect in life na nadating ako sa point ng ganito. But anyway, guys, and share ko lang sa inyo kasi sobrang cute niya, as in sobrang cute niya. And ayun, guys, kayo, kung kayo may ano gusto niyo sa life, go for your goals, guys, and through hard work talaga ma-achieve niyo yan, basta porsigido kayo. And ayun, basta ganun lang, guys. So, but anyway, that's it, guys, for today's video. I hope you enjoy, and I hope na kitan kayo sa bag ko kasi ang cute naman niya talaga. But anyway, guys, sa mga bagong pa lang sa channel ko, thank you for watching, and huwag makakalimutan mag-subscribe sa baba at click the bell button para like update sa mga upcoming videos ko. So ayun, guys, thank you for watching, and see you on my next vlog.